Trihim na mayaman. Kabanata 126. Ang mga tao ng Gao Family Alliance ay nasindak sa eksenang ito. Sa isang alon ng kamay ni Alexander Yang, mahigit 20 eksperto ng Gao Family, kasama ang matandang ninuno, ay naging mahigit 20 walang ulong bangkay sa isang iglap. Ang eksenang ito ay lubhang nakakabigla sa kanila. Sa likod ng kanyang mga kamay, tumingin si Alexander Yang sa malayo at walang pakialam na sinabi. Walang pakialam na sinabi niya, "Get lost. Tandaan mo ang sinabi ko. Kung hindi, kapag ako mismo ang lumapit sa iyo, hindi ito magiging ganoon kadaling solusyonan." Natakot ang lahat dahil sa atake ng espada ni Alexander Yang. Ang isa sa mga mahiyain ay tumakbo pababa ng bundok. Nagtakbuhan din ang iba pababa ng bundok. Walang kulang sa earth roll martial artist sa kanila. Sa sandaling ito, wala na silang pakialam sa kanilang imahe. Nais lamang nilang tumakas sa paanan ng bundok at ipasa ang impormasyon sa kanilang pamilya sakaling magkaroon ng genocide. Hindi ma-provoke si Alexander Yang. Ito lang ang iniisip ng mga tao sa Gao Family Alliance. Ang mga tao ng Yang Family ay natulala din sa eksenang nasa harapan nila. Akala nila ay isang madugong labanan, ngunit hindi nila akalain na napakaraming tao ang mapapatay ni Alexander Yang. Kabilang din sa kanila si Gao Kangsheng na nasa tuktok ng Heavenly Rankang. Sa mga mata ni Alexander Yang, si Gao Kangsheng ay walang pinagkaiba sa mga martial artist na iyon sa Heavenly Rankang Earth Rankang. Yin, narating muna kaya ang kaharian na iyon? Tumingin si Old Lady Shop kay Alexander Yang at mahinang nagtanong. Narinig din niya ang tungkol sa deity stage mula kay Yang Qingkang. Noon pa man ay nararamdaman ni Yang Qingkang na mahirap umabant sa kaharian ng deity stage. Alam na alam ng Old Lady Shop na kahit umatake si Yang Qingkang, magiging madali para sa kanya na talunin si Gao Kangsheng sa isang galaw, at ayos lang para sa kanya na patayin si Gao Kangsheng sa isang galaw. Gayunpaman, hindi siya kailanman magiging katulad ni Alexander Yang, na pumatay kay Gao Kangsheng at higit sa 20 Heavenly Rankang Warriors sa isang galaw. Nakapasok na ako sa kaharian ng deity stage. Sabi ni Alexander Yang na may kalmadong tono. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang Old Lady Shop ay umiiyak sa tuwa. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Malakas na sinabi niya, "God bless our Yang family. Our Yang family has become a dragon." Ngunit, "Qingkang, nasaan ka?" Sumimangot si Alexander Yang at nagtanong, "Great grandmother, alam mo ba kung ang lolo sa tuhod ay may anumang mga kaaway o kaibigan sa kanlurang madilim na mundo?" Napakalakas ni Lin Qingkang na nawala sa kanya ang balita pagkatapos nilang maghiwalay ng landas sa kanluran. Wala itong saysay. Karaniwang naghihiganti si Qingkang sa mismong lugar kapag siya ay may sama ng loob. Wala pa akong narinig na anumang kaaway sa kanluran, ngunit kaibigan niya ang hari ng kadiliman na si Caesar. Nag-isip sandali si Old Lady Shop at sinabing, "Ang soberanong hari ng kadiliman, Caesar." Kumunot ang noo ni Alexander Yang. Si Caesar na hari ng kadiliman ay isa sa mga taong umatake sa kanya. Tila kung gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang lolo sa tuhod, kailangan niyang hanapin si Caesar. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa ngayon. Kailangan niyang harapin ang mga bagay sa underworld. "Great grandmother, don't worry. Hahanapin ko talaga ang lolo ko." Tuldok. Matapos umalis ng buhay sa bundok ang mga tao ng Gao Family Alliance, ang buong underworld ay nagkagulo. Kumalat sa underworld ang balita ng pagpatay ni Alexander Yang kay Gao Kangsheng at higit sa 20 Heavenly Rankang Warriors gamit ang isang sword strike. Jade Emperor Mountain, Yang. Palasyo ng Shao. Sa palasyo, ang Panginoon ng Yang. Ang Shao Palace, si Ye Tai Tian, ay nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay. Solemn na ang ekspresyon niya. Isang matandang may puting balbas ang nakatayo sa ibaba niya. Siya talaga ang dakilang elder ng Yang. Shao Palace, Ye Feng.
Tiningnan ni Pei Ching-yi ang dalawa na kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa kanila. Ching-yi, alam mo ba na pinatay ni Alexander Yang si Gao Kangsheng at higit sa 20 heavenly rankang sa isang sword strike? Ano? Hindi nag-react si Pei Ching-yi saglit at natulala siya sa mismong lugar. Ang Young Master Alexander ay talagang napakalakas. Tumingin si Ye Tai Tian kay Pei Ching-yi at bumantong hininga. Ching-yi, pumunta sa Yang family at hilingin kay Alexander Yang at Yang Zuanye na pumunta. Tumingin si Pei Ching-yi sa kanyang amo at sinabi sa mahinang boses, Guro, hindi ako sigurado. Matatawagan ko si Young Master Alexander at Senior Zuanye. Napakahigpit sa kanya ng kanyang amo. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito ay hihilingin niyang hanapin si Young Master Alexander. Hindi niya lang alam kung ano ang nangyayari. Sabihin mo lang na hinahanap siya ng tito niya. Walang pakialam na sabi ni Ye Tai Tian. Ano? Kudlit. Hindi makapaniwalang tumingin si Pei Ching-yi sa kanyang amo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong relasyon ang Young Master Alexander sa kanyang amo. Hindi nakapagtataka na nang salakayin na ng Dark Azure Hall ang pamilya Yang, hinamo ng kanyang amo ang Master ng Dark Azure Hall na lumaban sa ibabaw ng South Sea. Gustong tumulong ng kanyang Pei family, ngunit ang kanyang lolo, si Pei Wuzhuang, ay nakabawi lamang ng kanyang lakas at hindi kalaban ni Gao Kangsheng at ng iba pa. Sarili lang niya ang kaya niyang protektahan. Sige, pwede ka nang umalis. Ikinaway ni Great Elder Yefeng ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na umalis si Pei Ching-yi. Pagkaalis ni Pei Ching-yi, bumantong hininga si Yefeng at sinabi kay Ye Tai Tian, sigurado ka bang gusto mong isangkot ang ina po ng iyong kapatid sa bagay na ito? Hindi naman sa gusto ko siyang idamay, pero nakatadhana ang pagkakakilanlan niya na madamay sa bagay na ito. Kapag sinabi ko sa kanya kung anong pagpipilian ang gagawin niya, siya na ang bahala. Napabuntong hininga din si Ye Tai Tian at tula lang tumingin sa dagat ng mga ulap sa malayo. Tuldok, sa Sword Sect, matapos bumalik si Lao Baiyi sa Sword Sect, mabilis niyang nilinis ang bloodline ni Liu Ruosong. Tinulungan niya si Venerable Master Jian na kunin ang posisyon ng sect chief. Alam niya na siya ay tamad at hindi angkop sa posisyon ng sect master. Anyway, siya ay nasa edad 40 pa lamang, kaya maaari pa rin siyang lumaban para sa sword sect sa loob ng ilang taon. Tuldok, sa isang maliit na isla sa labas ng East Sea, isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang nakatayo sa isang bahura. May hawak siyang pamangwit at nakatutok sa pangingisda. Si Mr. Gu ay nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Tumingin si Mr. Gu sa lalaking nakaitim na may seryosong ekspresyon at sinabing, si Alexander Yang ay bumalik, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Siya ay hindi bababa sa isang half-step deity stage warrior. Nagtaas ng kamay ang lalaking nakaitim at binawi ang poste. Umiti siya at sinabing, siya ay isa lamang half-step deity stage warrior. Siya ay wala sa akin, ngunit ang expert ng deity stage na iyong binanggit ay wala sa akin. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko alam kung saan, nagtatago siya. Nawawala din ang lihim na kayamanan ng Dragon Prefecture sa lambak na yon. Siguradong may tinago siya. Itong mga eksperto sa godly state ay parang mga duwag. Kung gusto nilang magtago, hindi na nila ito mahahanap. Kung may makar inagman ng Man in Black's words, siguradong magugulat sila. Ang isang deity stage warrior na hindi lumabas sa loob ng 100 taon ay isa lamang pagong na nagtatago sa bibig ng lalaking nakaitim na damit. Patay na si Xiao Zongheng. Na-control na ni Alexander Yang ang sect of strategy. Hindi na tayo ligtas dito. Solemn na ang ekspresyon ni Mr. Gu. Kailangan niyang aminin na sa lakas ngayon ni Alexander Yang, hindi siya kalaban. Mas mabuti na nandito si Alexander Yang. Kailangan ko pa rin ang susi sa kanyang kamay para mabuksan ang totoong lihim na kayamanan ng Dragon Prefecture.
Kapag nalaman ng mga matandang halimaw na iyon na narito ang totoong sekretong kayamanan ng Dragon Prefecture, malamang na magkulumpun dito. Ang kayamanan ay nakatadhana sa akin. Nasusunog ang mata ng lalaking nakaitim. Huwag mong kalimutan ang mga benepisyong ipinangako mo sa akin. Sabi ni Mr. Gu sa malalim na boses. Don't worry. Kailan ko ba sinira ang pangako ko? Kung hindi dahil sa akin, magiging ganito kabilis ang paglaki mo. Mahina hong sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Go and prepare yourself. Tiyak na pupunta dito si Alexander Yang para hanapin ka sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magsisisi ako sa pag-iwan ng napakaraming kapintasan para sa kanya. Bakit hindi mo nalang ibaba si Alexander Yang? Tanong ni Mr. Gu sa mahinang boses. Haha, umiti ang lalaking nakaitim at sinabing, ang mga ninuno ng Long family ay hindi mabubuting tao. Hayaan lang natin si Alexander Yang na manguna at your account sila hanggang mamatay. Abangan ang susunod na kabanata.